realidad sa kinabuhi sa tao, kita tanan musulod sa at sa dili, mawod yun ang panahon na kita isulod sa kahon. Luha man ni ang pilihan na nato karon panahon sa COVID-19, no? Kung asa ta dapat isulod sa kahon ba o sa karapon. Panahon sa COVID, niya labi na kung mapasitib ka, ikutan ka sa karapon. Pero, dalay ko ng Diyos na noyon ini nga kahintang, di man ta magkabuhon ng asa ta ikutan, ang pinaka-importante mga kaigsunan nga naata diha sa kamot sa Ginoo. Now, tunay versikulo sa Bible na tumabasa din din, naanili sa Philippians 1:21. For to be living is Christ, to die is gain. Alang ka na ko, ang magkinabuhing Kristo, ang kinabuhing Kristo, ang kamatayon, pinansya. Pina sa inyo nga rin ang negosyante, kaasang kamon. Negosyante, kaasang kamon. Murat ako lang, no? Negosyante yun. Nagbalikya ba? Kuhan. Gusto mo inyong balikya? No? Walo? Gusto man? Yuta? Gusto mo inyong balikya? Tindahan. So, pina sa inyo ang karoon din eh, kanang nakiklalis na o conductor, kay kulang ang sukli sa inyong pabasahin. Taas ka mo. Wala ko lang. Actually, sa human nature, hindi yung tagusto malugi. No? Ang uban sa tuha, na ay magbati nga magpuntan pag maalakan sila. No? Alakan si magkuhani, pagpaligyaan, sulugi. No? Pagpalit mo sa usag kakuan, magnisin, no? Kung mga kakuan rin, o Pastor Godofredo, inipalit na ito o ka ng mga butang na madawag kayo, masuputa, no? Alakan sila. So, nakapamalang doon ko sa City Arking, kung nawala ko siguro sa City Arking Lord, okay? Na ay inipalit niyo ang katawatan mo, wala naman, ma, di naman mo magkana. So, di ka gusto mo alakan sila. Pero ako isulti rin sa inyo mga higap, mga peksunan, na ang finansya kung nadako kung kita na kinabuhi ng Kristo kung bumatay ta finansya. Mauna nga, imbis nga ang greetings na to, condolence, ang greetings na to is congratulations. Kung bumatay ta. Nga naman, kay mauma na atong i-desire sa Ginoo na atong itugyan sa kapon sa Ginoo ang atong kinabuhi sa limata bumatay. God is gracious enough, no? Maluluyod kay siya. Nga naman, kay bisan kita magkasasala, ta? Padulong magkita sa impyerno kung wala pa yun si Kristo. Muna na si Kristo sa katago kayong grasya sa matapos ka na to. Wala tayo ani kapag hambog mo yung na mga sabadista buutan kayo, mga Adventist. No? Kalimang ka nga, pero nais pa lang usimpa na. Merkulis pa lang usimpa na. Pagkasabadot, ibuktan daw. Ikiru apsi pagka iway nang manang puno kita ang simbahan nang puno ba ang simbahan pagka sa balong sa hapon murag sa preso man naman siguro nang puno pagka sa hapon. Now ang Adventist o bisan sa dili Adventist kita tanan nanigkamot ta na mag-ampo sa Ginoo kay para maluwas pero akong sugdihan na nato karon dili no ma-Adventist ka man madili Adventist kita tanan equal na kita sa mata sa Ginoo. Nabay pinalabi ang Ginoo. May nga mga Ginoo na kini mas buong ka din, mas pinanggan ako. So, kaya mo na ito mga kaigsunan, mas pinangga panahon sa Ginoo ang daotan. Pero kita tanan pinangga tan naman, kaya kita magkasasara kita daotan. Now, naaray paagi na kita masiguro ang atong kaluwasan. Of course, nangandoy ka na perfect na matuman na ito na puro kasuko sa Ginoo. Pero bisa kung saon, ang Romans 3 verse 10, iingon dito, there is no righteous, no, not one. Wala isang mataro. So di ka makapanghambong na vegetarian ka, di ka makapanghambong na nag-country living ka, di ka makapanghambong na huwag ka ng pabakuna, kaya huwag yun ka na contaminated, kita ka lang makasasara ng mga kaigsunan. So, buti nun, pantay-pantay rata sa mata sa Ginoo,
maunsa man ang relihiyon nga itong gibarugan karon. Pero ako isulti sa inyo man kaigsunan, kita diluwas o ikaroyan ng Diyos sa grasya sa Ginoo. Luwason ka sa Ginoo, diluwas sa Ginoo, kay kita, kay ang Diyos maluluyon. No? Sumawag na siya. Muna nga kami sa chaplain ng mga kawalan ng ugali ng mga ministers na wala kayo may baptism sa ospital. Ang among baptism siguro ka ng anointing lang. Kay panahon na ang mga pasyente sa ibang mundan ng ginhawa, manawag na ng mga pastor. No? Kay kung bari, at hindi mo kayo kung bari ang tawagon. So kami ng mga pastor, on tuloy, no? Alas 12 sa gabi, akatlawon, may tawag, alas 12. Sinilala na siya, tulumanon sa mga chaplains muna kayo sunan. Now, God is gracious enough, no? Kaya bisang pagkasasalat, ha? There is only one agreement na pasayloon ta sa Ginoo. O ka na agreement, pasayloon din nato ang nakasala sa Tuhan. No? So, mawala nga natin pamalalungan kanunay. Of course, sa lihat na abi na itong kaisipan, ang Biblia, mga higara, mga kaisunan, wala yun. Ang nakabaga sa Bible, history at prophecy na lang siya. Mga kaagi na lang siya sa mga tao na makasasala o mga mataro. Which, in fact, ang the Bible na iyon sa 64 verse 4, sa verse 6, sa Isaiah, your righteousness is just a filthy rags in the sight of God. Pila sa inyo nga nakakita ng trapo. Nakakita ng trapo ka lang. Kasi nakakuan ng trapo nga ka lang. Ang ginibang trapo, bago yung kayo, ang importante pa rin sa ito ang trapo o murag, o hindi rin, wala yung trapo. So, importante, pero ang trapuhan na ito, kanang sinaw na ito na sakinan, na may abog, di ba? Asa man ang tao, asa man gihimo, di ba, gikan sa abog. Nabay yung pupalit ang abog, nabay yung namaligyan ang abog, tawag ka ng pupalit. Kung tigong mo ng abog, abog rin na siya. No, may pay gulawan, ang gulawan, tagtumin yun ang kilo. Isuhapin na ang tao wala buhata sa gulawan, sa bato, wala ibuhat. Ibuhat ikan sa abog. O niya, ikan mo kita sa abog na wala kwinta, na mabilit lang sa sinaw ng sakyanan, trapuhan mo yun. Ang ato rin pagkamataro, sama naman sa trapo, lihat sa mata sa Ginoo. But God is gracious enough, mga kaigsunan. Ano man, pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo na kita iyan ng tabunan. Amen. No? Nang disulog sa matapos ka na ito. Muna nga, sa Adventist Hospital Davao, o sa bisan na, siguro sa mga hospital, naagay na spiritual, no? Na ang tao, ang Ginoo, may gumawa kayo kay dilita, kusog ko alba, di pa mamatay na ritsok. No? O na nga, maningkamag mo ng Ginoo na ang tao din mamatay na ritsok. Pero naay mga times na aksidental na kanang kalintang. O na nga, ang ato yung pwede ko nawagan, na isang asa ka mo nakaw, isang asa ka mo ato, iingon nyo dito na prayer is the breath of the soul. Amen. Ngayon kasi, muna na si ginawa. Kumuhundan ka, pag ginawa, patay na ka. Sama kong sa pag-ampo. Umuunat na pag-ampo, patay ang atong espiritual. So that's why, na ang Ginoo, may gumawa kayo. Ganun man, kung maingon gani ang Ginoo, nag-dialysis na ka, ang doktor, dialysis na ka. So, nanakas, sigurado na ka sa tao na death row. Nanakas sa linya sa kamatay. Na naman, lagi ng kadasimana, kaluhan na ka-dialysis. But God is gracious enough. Na naman, during that time, wala na kailangan mo ng naon. No? Hindi na ka masukup sa mga silingan ni mong kayo. No? Hindi na ka magdumot. Kung nainagunta ka malibayan, hindi mo na itong pasay doon. Na naman, kaya nag-ibalo ka na na mga duha na lang kabulan o mga usa ka tuwing na lang mamatay na ka. Labi na i-diagnose na ka na ay cancer o na ay sakit na ka lang mabigrinin na ka, kung nabigrinin. That's why kung naay nabigrinin, pag namatay na siya, actually, congratulations na siya sa nagbantay o sa mga sa natundan. No? Although nga ang condolence, mga may karaan na ang mga saga na itong i-greeting sa mga kaisunan. But remember, okay, remember nga the only Paul for to be is Christ to die is me.
So God is gracious na mga ikaw, mga leksyon natin. Nga, kinikinapuhiro na ng pili na ito, kinikinahawa na ito. Ato ni kinugyan sa kamot sa Ginoo. Whatsoever thy hand finds to do it with all thy might. For in the grave, in the asa ng panto, wala tayo tulumanong dito mga leksyonan. Wala si Paul, he was 1 Corinthians 10:31. Whether you're 48 or drink or whatsoever you do it all for God's glory. So I hope na kini nga reminders matapos ka na ito mga leksyon na bigas na ginhawa pa ta. And it is my commitment also na sa tipa mo na ginhawa doon ayon sa katao na magkaibaro sa daliro ka. Ang katukutuan sa Ginoo na maunga ikaw o iyan pagkagwaso. O nanginaw ko na kini pagkapamalanglong ka sa itong higala na si Lowen, although nakaabot din siya sa 70 na edad. So kita magpapamalanglong ka mga keksyonan na kung makapunta si kita, mga na itong desire na makaretire ka na kung nagtrabaho ka na buhay. Pero kinabuhin na ito, di ba na ito kami na kung nagkinabuhin ka na Kristo, pumamatay ka, din ang siya mga keksyonan. Ato ito pa itong mga oras pagkabo. Dalay ko na niyo sa mga namo. Nailintag na karoon sa kagabiyon. Luyo sa kahintang Ginoo sa iyong anak na si Lowell. Dibigatorya. Kami Ginoo ng pasinumong ka niyo. Dili niyo mong gusto, iyong mga anak magkasakit, mag-angkos, kumpisit ang kamatayon, hindi niyo mong magpuot. Apat iyong ginigitukot Ginoo. Busa, nailintag na, nakapamalandong kami. Huwag salamat sa reminder ka namo na sama sa ikon ni Pablo, na tumi-tumi is Christ, today is Him. O nanginaw kami ng Diyos, na unta ang among pagkinabuhi, sama sa kinaiyan ni Kristo, na ma-fully reproduce sa makalus ka na mo, o sa imong pagpalagi na mo, kami imong nabaton ng mga pinasaylo, o adunay datong paglaon, na magkadawan sa kinabuhi ng walay katapusan, o magkabuyo din ang tingarihan na imong kitaganan na dito, wala na'y sakit, wala na'y kagulanan o wala na'y kamatayon. At kung giyang po Ginoo ang sakop sa panimalay ni Brother Lowell, labi na ni Pastor Wewin, Ma'am Des, kamagabindisyon, Ma'am Ching, ni Sir Mike, bindisyonin, kumalusap si Sir Boying, o CG, o sa kanan ng mga kaupuan, mga kapamintihan, o mga kaitsunan, mga higala na niya karoon. Hinao po Diyos na ikaw tanunay ang mahimaya o mapasidugan. Ito kaya namang tingintanan sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. God bless everyone. So, manangin na bilaan sa Adventist Hospital Davao ng grupo mo exactly mo niya. Alam siguro ay mga participants na alam sa Mexican service mo na o pagkagamang si Pastor Cortesiaca na sen. At ito niya ang panahon ni Pastor Bindi. Kaya salamat po sa bandang.